Sasandala ng Philippine Para Table Tennis Team ang talento ni Leonard Sultan sa Asian Para Games na lalahok rito sa unang pagkakataon. Bit-bit ang kanyang mga medalya mula sa mga tournament simula pa taong 2021. Gaano nga ba kumpiyansa ang right leg amputee na makakuha ng pwesto sa podium Asian Meet? Nagbabalik si Kea Asuncion. Pagkakatiwalaan ng Philippine Table Tennis Team sa 2023 Asian Para Games na gaganapin mula October 22 hanggang 28 ang isa sa mga pinakabata nilang paddler na si Leonard Sultan. Mayroon pa lamang apat na international tournament na nasasalihan si Sultan na nagsimula noong 2021. Pero sa lahat ng ito, umuwing may medalya ang 24-year-old differently abled para athlete kabilang na dyan ang pinakahuli niyang salang sa Asian Junior Sports Exchange Games na ginanap sa Japan kung saan siya nakabulsa ng ginto. Sa kabila nito, sa kanyang kauna-unahang pagsalang sa Asian Para Games, hindi maiwasan ni Sultan na ma-pressure. Hindi po talaga pagiging madali kasi yung mga powerhouse nandito talaga sa Asian, sa part ng table tennis talaga. Asian talaga yung powerhouse, lalo na China, Japan, Korea, tapos may Taipei pa. Yun po talaga mga malalakas talaga yun. Tapos nandito pa kung sa ASEAN natin, meron pang Indonesia, Malaysia, Singapore. So, ganun po yung inaabangan ko na hindi talaga magiging madali po. So, kailangan talaga mag-double time. Sa susunod na buwan, wala nang sasayangin panahon ang Cambodia ASEAN Para Games Silver at Bronze medalist na si Sultan para maipagpatuloy hanggang sa Asian Para Games ang kanyang pagkopo ng medalya. May mga schedule po kami sinusunod, depende po sa coach. Like, dito kami muna sa Ultra. Tapos like Wednesday, yung pinaka-rest day namin, minsan nag-a-advise sila coach na punta kayo sa ganitong lugar, makipag-tune up, ganun po. Sa nagdaang tatlong edisyon ng Asian Para Games, wala pang medalya na naiuwi ang Pilipinas. Kea Asuncion, TVSports.